Dahil naklik ka rito, malamang ay nagbabalak ka rin kumuha ng unit dito sa Mindscapes Bulacan. Or nakakuha ka na ng unit dito pero hindi ka sure kung paano ang transportation dito, lalo na kung kagaya namin kayo na nag-work sa Metro Manila. So yun yung primary consideration namin nung kumuha kami ng bahay. Ang malupit nga dun is nakakuha na kami ng unit dito sa Amaya, pero hindi pa namin alam kung paano ba yung day-to-day transportation namin, lalo na kapag pumapasok na kami sa office. So kung ito rin yung mga katanungan na meron ka, panoorin nyo itong video na to para masagot namin yung mga katanungan nyo. So nakaraming vlogs na kami, pero ganito pa rin yung setup namin. So sana sa susunod, may iba naman. Ayan, thank you Lord dahil meron tayong bagong spa. So resume na tayo ulit. Hi, I'm Ping and nag-aalaga pa rin ng baby si Abby. So ano sila ngayon sa task, no? So hindi ako masyadong maingay. So nung unang kumuha kami ng bahay ito, ang iniisip namin is Santa Maria, Bulacan, malapit lang sa LX yan. Pero hindi talaga namin alam kung paano yung magiging day-to-day commute namin kapag papasok kami ng office and pauwi dito sa Amaya. So ano nga ba yung mga pag-uusapan natin sa video na ito? Para sa agenda natin for this video, pag-uusapan natin ang transportation and yung day-to-day commute natin going to Metro Manila from Amaya Scapes, Bulacan. So hahatiin natin yung topics natin sa dalawa, no? So una, meron tayong private transportation and pangalawa, meron tayong public transportation. And sana mag-stay kayo hanggang sa dulo dahil isi-share namin sa inyo kung ano ba yung preferred route namin going to Metro Manila and papunta dito sa Amaya Scapes, Bulacan. Medyo mabilis lang itong video natin ngayon, no? Ha? Dahil dyan, simulan na natin. So para sa private transportation, meron tayong dalawang option. Kung gagamit ka ng private vehicle, pwede tayong dumaan sa NLEX and pwede rin tayong dumaan sa service road. So kung mag-NLEX ka, meron tayong tatlong option dito, no? So pwede ka mag-exit sa Tambubong, pwede tayo sa Bukawi, and pwede rin tayo sa Philippine Arena. So para malinaw, gagamitin natin si Google Maps para sa ating visual aids. So para sa Tambubong exit, so paglabas mo ng gate sa Amaya, magle-left tayo dun sa service road, tapos dire-diretso lang tayo hanggang sa dulo. So babaybay natin tong street na to, no? Tapos pagdating mo sa dulo, magre-right turn tayo. Tapos babaybay natin yung Nara Street hanggang sa makarating tayo sa exit ng Tambubong. Ang distance ito according kay Google is nasa around 4.4 kilometers. Bali, inaabot to ng 15 to 20 minutes according sa Google during normal traffic condition. Okay, bali, yun si Tambubong. So, puntahan naman natin yung Bukawi exit. So, same pa din, lalabas tayo sa service road galing sa Amaya. Tapos, pagdating mo sa dulo is magle-left turn naman tayo. So, pag left turn natin, dire-diretso lang tayo hanggang marating natin yung stoplight. And then, magre-right turn tayo dun sa may Santa Maria bypass. After mo mag-right, dadire-diretso tayo hanggang ma-reach natin yung street na Fortunato Halili Avenue. Tapos dire-diretso lang ito, no? Hanggang makita nyo yung signage na NLEX, tapos mag-left turn tayo doon papunta sa may toll gate. So again, ang distance ito ayon kay Google Map is nasa 5.4 kilometers. And also, based sa aming experience, kapag dumadaan kami dito, inaabot din kami ng 15 to 20 minutes based on sa average travel time namin dito. So almost same lang din naman siya sa kabila, no? So magdedepende na lang kung gaano kadami yung volume ng traffic. So yung pangatlo natin is yung exit sa Philippine Arena. So same lang ito guys yung papunta sa may Bukawi, no? So dadaan pa rin tayo dun sa may Fortunato Halili Avenue. Pero meron tayong dalawang option dito. Either dadaan ka sa New Bypass Road or dadaan ka papasok sa may Espinita. So pag-usapan muna natin yung dun sa may papuntang Bypass Road. So kapag right turn mo dun sa may Fortunato Halili Avenue, meron din mga cone, no, nakaharang sa may gitna. So after nung cone na yun, mag-U-turn kayo. Tapos pagka-U-turn nyo, is meron din kakananan. So dun kayo pupunta, dire-diretso lang siya. Tapos magra-right turn ulit kayo sa may petrol. So yun na yung New Bypass Road. So ang gagawin natin, dire-diretso lang tayo dito hanggang makita natin yung Philippine Arena. Tapos magra-right turn tayo papunta dun sa may NLEX. And ayun, nasa NLEX ka na. Ang hassle dito is yung may cones pa dun sa gitna, no? Hindi ka pwede mag-left turn na lang diretso. So ang nangyayari is nag-U-turn pa kami, and minsan pag sobrang haba ng traffic, hindi na kami nakakapag-U-turn.
So dun papasok yung eskinita na dinadaanan namin at yun yung susunod na pag-uusapan natin. So yun na nga. Pag dinaratso mo yung Fortunato Halili Avenue dahil hindi ka nakapag-U-turn, so babaybay nyo itong kalsada na to, no? Hanggang malalampasan mo na yung hospital sa may bandang left side mo, hanggang makita mo yung pangalan na street na B. Bernardo. So dun tayo papasok, pero titignan mo muna mabuti kasi baka mamaya merong palabas. Medyo masikip kasi yung daanan na yun. So kapag nakapasok ka na sa eskinita na to, dire-diretso lang tayo hanggang marating mo yung dulo and then magle-left turn ka. Tapos pagdating mo ulit sa dulo, magle-right turn ka and then ang labas mo is yung new bypass road din. And then sabi natin kanina, dire-diretso lang tayo dito hanggang marating natin yung Philippine Arena. Tapos ayun, malapit ka na sa may NLEX at mag-exit ka na. So pag dumaan ka dun sa may pag-U-turn natin kanina and dun sa eskinita, ang distance nito from Mamayas Caves, Bulacan is 6.5 to 6.6 kilometers lang naman. So medyo mas mahaba lang siya ng konti dun sa kabila, no? Pero ang travel time natin according kay Google is nasa 15 to 20 minutes din naman siya. So nakadepende talaga tayo kung gaano kadami yung volume ng traffic. So ayan yung tatlong dinadaanan namin kapag ka nag-NLEX kami. So namimili na lang kami depende sa feeling namin kung saan ba hindi matraffic. So, pero malaking tulong kapag ka nag-Google Map ka tapos nakita mo may red dun sa ruta nyo. So ibig sabihin traffic siya at iniiwasan na namin yung ruta na yun. Okay guys, so yun yung daan natin kapag pupunta tayo sa NLEX. Pero meron tayong mga kasama dito na nakamotor lang, no? So probably ang daan nito is sa main service route. So saan ba ang daan nito? So same din sa pagpunta natin sa may Philippine Arena. Pero instead na mag-exit ka sa may NLEX kasi hindi naman tayo pwede dun, no? So didiretsoin natin yon hanggang makarating tayo sa may MacArthur. So paano nyo malalaman na nasa may MacArthur na kayo? So makikita nyo meron dun sa may bandang kaliwa, Pure Gold, Bukawi. So kapag nakarating ka na dito, dire-diretso lang to hanggang makarating ka sa monumento and then bahala ka na kung saan ka pupunta. Pero yun yung ruta kapag papunta kami sa may Metro Manila. Okay. So ang distance naman nito, according kay Google Map, from Amaya hanggang dun sa may MacArthur Highway is nasa 8.2 kilometers. Pero since nakamotor naman ako, usually pag nagpupunta ako dito, inaabot lang ako ng mga 10 to 15 minutes. Pero meron pa akong ibang dinadaanan kaso hindi ko nasi-share kasi papunta yun sa Novaliches kung saan kami nakatarang yun. Pero kung team service road ka at meron ka pang alam na ibang daan, i-share nyo naman sa amin sa comment section down below para malaman din ng ibang viewers natin. So napag-usapan na natin yung private transportation natin at pupunta naman tayo sa ating public transportation. So nung bago kami nalaman namin na meron pala tayong point-to-point bus dito going to Metro Manila. So sa point-to-point bus natin, meron tayong dalawang terminal. So una, meron tayo sa may Walter Mart, and pangalawa, meron tayo sa may Pandi. So ang pinakamadali dito is pupunta tayo sa may Walter Mart na terminal. So paano tayo pupunta doon? Una, ang gagawin natin, paglabas natin ng gate ng Amaya, meron mga tricycle doon sa labasan and nasakay tayo going to point-to-point bus terminal. So ayun. So ang pamasahe ng tricycle going to terminal ng point-to-point bus is around nasa 50 pesos. So ito na chika ko lang, no? Hindi pa naman ako nakakapag-try talaga papunta dito. Meron namang daily schedule ang ating bus. So i-display namin dito para makita nyo kung paano ba ang transportation schedule going to Metro Manila. So sa Metro Manila, ang station ng point-to-point bus dito from Santa Maria, Bulacan is sa may Trinoma. So ayun, napaka-accessible naman niya. Kasi from Trinoma, andun na yung MRT natin, tapos bahala ka na sa buhay kung saan ka pupunta. Tapos pangalawang option naman is meron tayong terminal sa Panbi. I think nasa around 5 kilometers ito from Amaya Escapes, no? Kung hindi mo trip pumunta rin sa may Walter Mart, dun ka sa may Panbi. Medyo malayo nga lang. So bukod sa point-to-point bus natin, meron pa tayong ibang transportation. So meron tayong mga regular bus and jeep. Yung sa jeep, hindi pa ako nakakita ng galing sa Manila, no? Pero yung bus, madalas ako nakakita. So ito yung mga biyaheng Monumento to Angat and vice versa. So kung galing ka sa Metro Manila, pupunta ka ng Monumento para makasakay ka ng going to Angat and bababa ka sa may Walter Mart. Pagbaba mo ng Walter Mart, as usual, mag-tricycle ulit tayo papunta sa Amaya. And kapag kagaling ka naman ng Amaya at pupunta ka ng Metro Manila using yung regular bus, ang pwede mong gawin is mag-tricycle ka ulit, papunta rin sa may Walter Mart, tapos yung street na yon, yung Santa Maria Bypass, is dun na dumadaan yung mga bus going to Monumento. Tapos pagdating mo ng Monumento, bahala na ulit kayo kung saan kayo pupunta kasi meron naman tayong kanyang-kanyang office. So. Pero guys, disclaimer lang, no? Hindi ko pa talaga natatry mag-commute. So ayun, yung mga information na to is based sa mga nakausap ko. So thank you kay Engineer Jansen and kay Pita Irma dahil nabigyan niya kami ng konting information kung paano yung transportation natin kapag sumasakay tayo ng bus going to Manila and vice versa.
So para sa mga viewers namin na naka-experience na ng public transportation from Manila going to Santa Maria and vice versa, share nyo naman sa comment section yung experience nyo para magkaroon kami ng idea kung paano ba yung tamang diskarte. So napag-usapan na natin yung public and private transportation dito. So more or less, meron na kayong idea kung ano bang landas ang tatahakin nyo. Wow, big bird. Big bird pala. Pero huwag muna kayo alis dahil share namin sa inyo kung ano ba yung best na ruta based on our experience. Pero alam nyo ba na merong tatlong buttons dyan sa may baba na pwede nyo i-click para masuportahan kami. Yan ay yung like, subscribe, and yung notification bell. So kung hindi ka pa sure kung na-click nyo na, click nyo muna ngayon, hintayin namin kayo. Okay, proceed tayo sa next topic natin. So ano nga ba yung preferred na ruta namin or yung pinakamadaling way kapag papunta kami ng Amaya or papunta kami ng Metro Manila? Ito guys, based on experience lang namin, no? So kanya-kanya naman tayo ng preference. So kapag nakakotse kami, ang pinakamabilis na way is sa may Philippine Arena. Also, bukod sa mabilis, ito rin yata yung pinakamura na toll gate kasi mas malapit siya compared dun sa dalawang option natin, which is yung Tambubong and yung Bukawen. So na-experience ko rin na weekday ako nagbiyahe dito, no? So kapag weekday tapos pupunta ka ng Metro Manila, syempre dadaan tayo rin sa may labasan. Napakadami palang schools dito, so napaka-traffic. So ang pwede natin gawin is dun sa may kanto ng may Sonoma, so alam yung Sonoma na village, no? So ayun, hindi tayo dun pupunta. So merong eskinita doon sa may kaliwa, so doon tayo pupunta. Tapos tatahakin natin yung daanan na yon hanggang makarating tayo sa may Santa Maria Bypass. So pag napunta nyo na yung Santa Maria Bypass, magra-right tayo doon. So ang tumbok nun is yung stoplight doon sa may Walter Mart. So pag dinire-diretso natin ito, yun na yung daan papunta rin sa may Fortunato Halili Avenue. So ayun, napag-usapan naman na natin kung ano yung ruta nito at bahala na kayo kung ano yung preferred nyo. So punta naman tayo doon sa may public. So again guys, sabi namin, hindi pa namin na-try yung public transportation dito. Pero kung kami ang tatanungin, ang best option natin is yung point-to-point bus going to Trinoma. Siyempre, ito, meron tayong schedule kung kailan yung alis ng bus. So makakapagplano tayo mabuti kung anong oras na alis ng bahay at anong oras na makarating dun sa may point-to-point bus. And most likely, kung hindi traffic, mako-compute nyo rin kung anong oras kayo makakarating sa may Trinoma. So ayun, hindi tayo malilate pare-pareho. So kayo ba, meron ba kayong preferred na ruta or based sa experience nyo ano ba yung pinaka-okay? So let us know in the comment section down below para ma-educate nyo kami. So gaya ng sabi namin last video, malamang sa nalaman nyo information ngayon, if meron na kayong idea kung mag-work ba yung transportation ng from and to Amaya Escapes Bulacan. And para sa mga naku-curious dyan, baka naglalaro sa isip nyo kung meron ba bang available unit dyan sa Amaya or magkano kaya yung unit dito. Again guys, hindi po ako yung tamang tao makakasagot nito kasi hindi naman ako ahead. Pero andyan yung tropa natin, si Brother Carl Cortez, para masagot yung mga inquiries nyo regarding Amaya properties. So ipa-flash ko yung contact details niya rito para pwede nyo siyang kausapin in case meron kayong mga katanungan. Bali na pag-usapan na natin yung private and public transportation. Meron ka ba kaming na-miss out? So let us know in the comment section down below para masagot namin yung mga katanungan ninyo. And bago ang lahat, baka pwedeng pakiclick mo na yung like, subscribe, and yung notification bell. And as always, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nanonood ng videos namin, especially yung mga nagkatapos hanggang sa dulo. And para sa mga subscribers yung channel na to, sana makabuluhan yung mga ginagawa naming videos para makatulong sa inyo. Bali, yung last two videos namin is para sa mga potential buyers natin and para sa mga naghihintay ng unit turnover dito sa Amaya Escapes Bulacan. And speaking of paghihintay ng unit turnover, siguro maganda mapag-usapan natin kung bakit napakatagal ng unit turnover dito sa Amaya. Dito sa video na to, pag-uusapan natin yung mga totoong reasons and yung mga base experience namin. Kaya para mapanood nyo to, dapat na-click nyo na yung like, subscribe, and yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video uploads namin. At kung tapos na, see you on the next video.